Diyos Ama, magandang araw po. Naway makapagpahinga po kami sa inyong pag-ibig sa araw na ito. Sa oras na ito, Ama, ay nagkakaisa po kami na ipanalangin ang aming mga pamilya. Dinggin niyo po ang aming panalangin. Salamat po. Nasusulat po sa mga bilang 6:24-26, pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Panginoon, salamat sa inyong kahabagan at pagsubaybay sa bawat miyembro ng aming pamilya. Kayo po, Panginoon, ang Diyos ng kapayapaan ng aming sambahayan. Nasusulat po sa mga awit 16:7-8, pinupuri ko si Yahweh at sa aki pumapatnubay. At sa gabi, sa budhi ko, siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Pinupuri po namin kayo para sa proteksyon araw man o gabi. Hindi man kami sama-samang pamilya sa buong araw, sa bawat lakad namin, saan man naroon ang bawat isa, kayo po ang aming kapiling. Walang makapaghihiwalay sa amin mula sa inyong pagmamahal, Panginoon. Pinupuri namin kayo, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pinasasalamatan po namin kayo para sa inyong proteksyon at pabor sa aming sambahayan. Nasusulat po sa mga taga-Efeso 4:29-30, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng taktang araw. Diyos Ama, tulungan niyo po kami na magsalita ng buhay sa bawat miyembro ng aming pamilya sa araw-araw. Espiritu Santo, hipuin ang aming mga labi naway maging mabuti at kapaki-pakinabang at para sa ikalalago ng aming mga mahal sa buhay, ang lalabas sa aming mga bibig. Nasusulat po sa Efeso 4:31-32, alisinan ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Diyos Ama, ipinagdarasal namin na bilang isang pamilya, pakitunguhan namin ang bawat isa ng may pagmamahal. Tulungan niyo kaming maging mabait sa isa't isa, na magpakita ng awa, kapatawaran at pag-unawa. Panginoon, sa mga hidwaan o hindi pagkakaintindihan ng mga magkakapatid, minsan nag-uugat ito nang sila'y maliit pa hanggang ngayon. Mga sama ng loob o anumang hindi magagandang damdamin para sa isa't isa. Panginoon, tulungan niyo po kaming ibahagi ang pag-ibig na binigay ninyo sa amin ng buong pagmamahal sa bawat isa sa aming tahanan. Espiritu Santo, ipakita ninyo sa amin kung saan kailangan magbago o magsisi ang aming mga puso. Naway malaya namin ibigay ang aming kapatawaran sa aming pamilya tulad ng malayang pagpapatawad ninyo sa amin. Diyos Ama, nagpapasalamat kami sa inyo para sa inyong walang hanggang pagmamahal. Nagpapasalamat kami sa inyo na dahil sa inyong pagmamahal, magagawa naming mahalin ang bawat isa. Nasusulat po sa mga taga-Kolosas 3:12-14, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may nanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo. Sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Panginoon, hinahangad ng aming mga puso na mabuhay kami ng may pagkakaisa. Turuan kaming alagaan at pagmalasakitan ang mga miyembro ng aming pamilya. At huwag magkimkim ng galit bagkus magpatawad. Espiritu Santo, pangunahan niyo po kami. Nasusulat po sa unang 1:4-20-21, ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos. Subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid.
Jesus, bigisin niyo ang aming pamilya ng pag-ibig sa isa't isa. Diyos Ama, nawa ay matuto kaming makinig sa bawat isa ng may kahabagan ng puso. Patawad po Ama kung nagkakaroon ng hindi magagandang usapan sa aming tahanan minsan. Binabawi po namin ang bawat hindi magagandang salita na nasabi namin sa bawat isa. Ngayon po ay binibitawan namin ang pagpapala ninyo sa bawat miyembro ng aming mga pamilya. Panginoon, salamat sa aming mga pamilya. Naway yakapin namin ang bawat isa gaya ng ginawa ninyong pagyakap sa amin. Nasusulat po sa mga Kawikaan 11:29, ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, magaani ng problema. Gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Winawasak namin ang anumang plano ng kalaban na gulo o problema sa aming mga tahanan. Ipinagdarasal namin na wala ni isang miyembro ng aming pamilya na gugulo ang buhay at magpapagamit sa plano ng masamang espiritu at kalaban. Jesus, balutin niyo po ang bawat miyembro ng aming pamilya ng inyong makapangyarihang dugo. Nasusulat po sa mga Kawikaan 4:5-9, salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran, ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pababayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungan'y pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, saktal ganda, anong inam, at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Panginoon, pinasasalamatan ka namin na kung humihingi kami ng karunungan, malayang ibinibigay ninyo ito sa amin. Kailangan namin ang inyong pananaw. Pukawin ang mga puso ng aming pamilya upang taimtim na hangarin ang karunungang nagmumula sa inyo. Tulungan ang aming pamilya na magkaroon ng mabuting paghusga. Gabayan ang aming mga hakbang at dalhin kami sa tamang direksyon sa lahat ng mga larangan ng aming buhay. Naway mabuhay ang aming pamilya ng may karangalan. Salamat po. Nasusulat po sa 1 Timoteo 5:8, ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang ng kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. Panginoon, maraming salamat po sa mga responsableng miyembro ng aming pamilya na kumakalinga sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang kanilang pagiging bukas palad sa bawat pamilya. Pagpalain niyo po ang kanilang magandang puso. Nasusulat din po sa 2 mga taga Tesalonica 3:10-13, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Pinanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Diyos Ama, itinataas po namin ang mga kapamilya namin na walang trabaho o pinagkakakitaan. Mahapag po kayo at bigyan sila ng trabaho. Para po sa mga mahilig umasa sa mga responsable, naway hipuin sila na magsikap. Winawasak namin at itinataboy ang espiritu ng katamaran sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasusulat po sa 1 Tesalonica 4:11-12, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain at magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito, kayo ay igagalang ng mga hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, pagkaloob niyo na mamuhay kami ng tahimik sa aming tahanan. May respeto sa gawa ng bawat isa, makapagtrabaho ang bawat isang kailangan maghanap buhay. Naway walang maging pabigat sa responsable, kundi maingganyong magsikap din. Mahirap po sa aming kultura, Panginoon, na isa o dalawa naghahanap buhay, ngunit 7 o 10 ang umaasa. Itinataas po namin ang bawat isa na maging pagpapala. At hindi umasa o magbigay ng kabigatan, emosyonal man o pinansyal, panghabang buhay. Nasusulat po sa mga awit 133:1,
napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Diyos Ama, mula sa bawat ama, ina, magkakapatid, sa bawat miyembro ng aming sambahayan, naway manatili ang pagkakaisa at pagmamahal. Siya nawa mangyari sa amin, Panginoon. Diyos Ama, muli nagpapasalamat kami sa iyo na palagi kayong nasa tabi namin. Pinupuri namin kayo dahil hindi mo kailanman kami iniwan at hinahawakan mo ang aming mga kamay. Diyos Ama, ipinagdarasal namin sa pagsubok man at sa magagandang panahon sa aming pamilya na ang pagpupuri sa inyo ay manatili sa aming mga labi. Kahit na mayanig ang lupa at dumating ang ulan, hindi kami matitinag dahil ang aming buong sambahayan ay nasa inyong mga makapangyarihang kamay. Salamat. Salamat Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.